Banco tayo. Primo nako. Itadakimasu. Kimchi nano. Labanos. Alam natin ano. Paksiw sa gata na isda. Nilagyan ko ng pechay. Sili. Laki niya, no? Meron din dito ang ano. Itlog na may maliliit na isda. Pero ng mga junakis ko hindi naubos. Isda din ulam nila. Hinaluan ko nga lang ng itlog. Madiskarting nanay. Hindi yan sila kumakain ng ano. Yung ganito paksiw. Kaya prituhin mo yung isda na ko. Kailangan mong lukuhin. Ahang. Luya. Tamis ang kamatis. Yung mga anak ko, kailangan mo silang lukuhin para mapakain mo ng isda. Kaya sadyang bumibili kami ng maliliit na isda para panghalo sa itlog. Nahalo ko sa ano nila, scrambled egg. Yung maliliit na isda. Ang sarap. Yung paksiw ko maanghang kasi may halong sili. Sarap pag maanghang-anghang. O diba? Ulo. Kailang yung ulo niya hinati sa gitna. Binili ng ganito. Sarap magkay. Kamayan natin. Hirap matinik. Para siyang maliit na tambakul.
sili. Yung isdang to, pinaksiw ko muna bago ko ginataan. Dalawang beses tinrabaho na. Kasi para mawala yung lansa. Saka nanonote yung lasa ng suka. Paksiw sa gata. Kaganito nakalimutan, nakakalimutan ko sumubo ng kanin. Asawa ko hindi mo pakain ito. Tsaka pinakahit niya yung ulo ng isda. Hindi niya yung pinapansin. Pati yung balat, binabalatan niya pa yung isda. Pag kumain niyo ng isda yung balat, ititiran niya. Kaya pag nag-ano ng isda, nagluto ako ng isda, inihaw lagi. Lalo na pag matiniknak ko, ayaw niya yan. Hindi ko kumakain ng ulo ng isda. Hindi ko kumakain ng balat. Binabalatan niya pa. Arte-arte nun. Pag makikita ako nung kumakain ng ganito, yung ulo. Kasi may mata. Kaya nang mata. Sabihin niyan, ay naku, kadiri ka, pati mata kinain mo. Sarap kaya nung mata, lalo na pagka-fresh. Fresh yung isda. Hmm.
Kasi yung sashimi dito, mga binabalata, di ba? Sashimi isda. Nung kumakain siya nun, walang... Walang arte-arte, diretso yun. Kasi wala ng balat. Walang pimik. Kumakain siya. Yung, halimbawa, ihaw ka ng isang buong isda, kakainin niya yan. Pero babalatan niya muna. Yung laman lang kakainin niya, yung ulo, yung mga tinititira niya. Diretso niya yung itatapon. Kaya ako mahilig ako sa ulo ng isda. Nandun yung sarap eh. Yung dudurugin mo yung buto sa bibig mo. Yung tinik pala. Yung tinik ng isda. Pero ang galing nung kumain ng isda. Yung tipong... Chopstickin niya lang yan. Hindi yung gagamit ng kamay. Chopstick lang yan. Isip-isip ko. Parang yung mga... Alam mo yung may mga relihiyon na hindi kumakain ng isdang walang kalistis. Hindi kumakain ng isda, ng balat ng isda. Sawa ko wala namang relihiyon to. Buddha. Nalis tayo na? Chibi. Magkakabi tayo eh. Busin mo natin itong ano, egg mo. Ngayon mo lang ako napansin. Ha? Nood kasi sila ng YouTube. Ngayon niya lang ako napansin nag-vlog. Kimasa ba? Ngayon niya lang napansin ang vlog kasi. Gucci girl. Today. Yata dyan. Hindi niya lang ako napansin mag-vlog eh, no? Hindi kailang patapos na ako. Asha! Asha! Ang ginagawa mo na? Asha! Asha! Laki ng sili. Maghang pa. Sarap. Kaya madalas pag kumakain ako ng isda, yung wala dito yung asawa ko. Para walang ano. Nanigaw si ate. Ah, ate dyan ay anata.
Sa atin yung ano, yung lalo na yung bangus, yung belly, yung pinakamasarap, no? Sabi ko hindi mo yung mapakain ng ano, yung sa bandang tiyan ng isda. Kung saan nandun yung mga taba-taba. Ayaw din niya yun, yung sa bandang tiyan. Kung saan yung nandun yung masarap. Kakaibang trip. Okay. Grabe. Ubus na. Hindi niya pa. Hindi mo pa inubos, no? Natira namin salad kanina. Kain ka pipino. Para tumangos ilong. Kailan pa naging pampatangos ng ilong ang pipino? Gusto yung kimchi namin. Bebe? Gusto sa madista!